Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng online series ni Inang Pamantasan kung saan ang pagkatuto ay walang hangganan. Ito ang PNU Talks. Ako nga po pala si Wilmor Pacay III mula sa BSE Filipino Class of 2011 at ako ang inyong Learning from Home buddy sa episode na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang pagbalangkas at pagpapaunlad ng opinyon sa editorial sa konteksto ng pamamahayag pangkampus. Ako po ay nagtapos sa Pamantasang Normal ng Pilipinas bilang bahagi ng The Torch Publication, ang aming official student publication mula noong 2007 hanggang 2011. Doon po ako naging bahagi nito sa aking pang-apat na taon bilang punong patnugot. Sa ngayon po ay nagtuturo po ako sa kolehiyo sa halos 10 taon na po. At sa ganung taon din ay naging bahagi ako ng pamamahayag pangkampus bilang tagapayo ng iba't ibang publikasyon sa mga kolehiyo at pamantasang aking pinagturuan at bilang tagapanayam na rin sa mga palihan at mga patimpala. Pag-uusapan natin ngayon ay opinyon na isang mahalagang bahagi na bumubuo sa pahayagan. Particular para sa talakayan natin ngayong araw ay sa pamamahayag pang campus o campus journalism. Sa ngayon po, bahagi din ako ng squeeze.ph, isang alternative website na naglalathala ng mga artikulo sa Ingles o sa Filipino tungkol sa mga nangyayari sa bansa. Isa po itong platform ng alternatibong pamamahayag. May kakabasa rin po kayo sa aming website ng mga opinyon sa iba't ibang anyo at forma. Talakayin po natin ang batayang konsepto sa pamamahayag pang campus. Pero bago po yan, huwag natin kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-comment ng inyong mga katanungan para sa ating episode. Kahapon tinalakay ni John Timothy Romero yung batayang konsepto or ang pamahayag pang campus. Ano ba yung kalagayan nito sa pangkalahatan? So balikan lang natin yung ilang konsepto para sa mabilis sa pag-unawa sa kung ano nga ba itong pag-uusapan natin ngayong araw. So, ang pamahayag pang campus ay nagkakaroon ng manifestasyon or konkretong operasyon sa pamagitan ng isang pahayagan na sa ngayon ay nasa dalawang anyo, print at digital or version. So, pangunahin, ito ay binubuo ng balita. Ganun naman ang lahat ng pahayagan. Binubuo ito ng mga artikulong nasa inyo ng balita. At ano itong mga balita? Ang mga balita ay mga bagay na napapanahon, mga ulat tungkol sa mga bagong nagaganap sa ating paligid. Maaari itong pambansa, panrehiyon, o lokal na balita, o maaari din pandaigdigan. At nakaklasify pa sa uri o sa bit na kanilang pinapaksa o inuulat. Meron din namang lathalain. Ang lathalain ay nagtatampok ng mga pagsusuri or pag-aanalisa sa mga natatanging paksa o special na paksa. So, madalas itong makita sa pahayagan at mas madalas sa mga magazine. At syempre, panlibangan o yung entertainment. Kabahagi ito or katulad ito ng lathalain, yung iba pang mga bahagi, sub na bahagi ng pahayagan. Kasama din yung showbiz, pero hindi lang showbiz, yung mga panlibangan, entertainment, trivia, marami pang bahagi ng entertainment sa isang, na pwedeng natin ilagay sa isang pahayagan. Naandun din yung pang-agham at pampalakasan bilang dalawang special na section ng pahayagan. Kasi yung pang-agham, bukod sa ito ay ukol sa kasalukuyan, kalusugan, teknolohiya at pagtuklas, tukol din ito sa mga ulat, sa pagtuklas o opinion tungkol sa agham. So pwede ka rin magkaroon ng balita, ng lathalain at editorial sa mga artikulong pang-agham.
Ganoon din ang nangyayari sa pampalakasan. Meron ding seksyong maaaring balita, lathalain o opinion. Parang independent section siya ng isang pahayagan. So bahagi siya ng mga special na section ng isang pahayagan na pang-agam at pampalakasan. At syempre, sa pag-uusapan natin ngayon ay ang opinion. So pag sinabi natin opinion, ito ay maaaring nasa anyo ng column o personal na column. May isang columnist, siya ay nagsusulat ng kanyang personal na opinion sa isang paksa. So meron siyang column, meron siyang opinion. Sa kanyang sariling pananaw, meron siyang nasasabi. Meron ding editorial cartoon. So editorial cartoon, sa pamamagitan ng isang cartoon o guhit, sa pamamagitan ng kanyang sining, nagkakaroon din siya ng pagpapahayag tungkol sa issue. At yun ay nasa kanyang saloobin o opinion din ng cartoonist. Nasa graphic form nga lang siya, illustration. Hindi siya katulad ng mga column at editorial na nababasa natin at nasusuri. And then syempre yung pangunahing editorial o yung editorial proper. Yun yung pag-uusapan natin para sa ngayon. Ano ba yung editorial ng isang pahayagan? Para saan ito? At paano natin ito mas napapaunlad sa ating paglalathala? So, sa pagpapatuloy, ang isang pamamahayag pangkampus ay binubuo ng isang editorial staff or editorial board. So, kabilang dyan yung ating mga manunulat. Sila yung pangunahing kumakalap ng ating mga datos at nagbibigay ng mga unang draft or version ng pwedeng o posibleng mailathala sa ating pahayagan. Meron ding mga editor, mga section editors, desk editors, at yung mga executive editors, editor-in-chief, associate, managing. At kabahagi din dito yung proofreader. Kabahagi siya sa mga ng editorial staff sa pangkalahatan. Sila yung nag-in-charge, pangunahin sa mga teksto at sa pagpuproduce ng iba pang bahagi ng pahayagan. Mula sa draft, patungo sa kung paano na ito mailalathala. Katuwang din yung tinatawag na arts and media team. Meron tayong photographer or photojournalist, tagakuha ng larawan. Sa konteksto ng pamahayag pang campus, photojournalist yung ginagamit. Kasi sila, ang mga kinukuha nilang larawan ay layon na nasa anyo or nasa layunin ng pag-uulat or reportage. Meron ding layout artist o tagapaglapat na nagsasaayos ng mga teksto, larawan at guhit sa isang pahayagan. At syempre, mga contributor. Ang mga contributor ay maaaring bahagi ng editorial staff na gustong magbigay ng kanilang contribution na article or artwork labas sa kung ano man ang ini-assign sa kanila ng editorial plan or editorial direction para sa isang school year. Or maaaring hindi bahagi ng editorial staff pero bahagi ng school community at nais niya lang magpasa for possible publication ng kanyang gawa. At syempre ang tagapayo. Sa ibang mga pamantasan at kolehiyo, wala yung iba, walang mga advisor, walang publication advisor or technical advisor. Pero sa high school at sa elementary, private or public, meron silang mga publication advisor or moderator, trainer, mentor, iba-iba yung tawag. Pero basically, ang isang tagapayo or advisor o gurong tagapayo ay ang kanyang tungkulin ay i-make sure na sa bawat semester or bawat taong panuruan, nakakapaglabas o nakakapaglathala ang pahayagan ng kanilang issue, yung mismong dyaryo. Na ngayon nga may dalawang version, print at digital. Dahil pag-uusapan natin ang tiyak na section o ang opinion, ito ay karaniwan, makikita natin sa unang punto, ito ay karaniwang isinusulat ng mga editor. So, yung mga opinion ay binibigyan ng puwang o espasyo ang mga saloobi ng ating mga editor ng pahayagan. Kaya meron silang personal na column.
Pero meron ding space dapat na binibigay mula sa mga manunulat or mga contributor. Dahil walang may eksklusibong pag-aari nung opinion. Ang opinion ay pwedeng manggaling sa hindi ka bahagi, sa isang taong hindi ka bahagi ng editorial staff. Dahil meron siyang kailangan sabihin, dahil meron siyang gustong sabihin, dahil meron siyang kayang sabihin. So nasa iba't ibang anyo yan. Meron nga, nasabi ko kanina, yung personal na opinion o column. Ito kasi tumututok sa individual na opinion. Ano yung masasabi ng isang tao sa kanyang palagay, sa kanyang sariling puro-puro? Meron din yung main o editorial proper. Ito yung pag-uusapan natin mamaya. Sino at paano ba isinusulat? Paano ba mas maganda or mas mabuting isinusulat ang isang editorial? And then, meron ding editorial cartoon. So yun nga, yung mga magagaling gumuhit at yung pinipiling gumuhit para sa pahayagan, pwede yung editorial cartoon na kadalasan ay kasama ng editorial proper. Labas sa editorial cartoon na katabi lagi ng editorial proper, meron ding comics. So nasa section to ng pandibangan o entertainment, pero opinion din siya eh. Meron din siyang yung mga comics or comic strip. Nagbibigay din siya ng kritisismo o pagpuna tungkol sa isang issue o sa isang bagay. So usually makikita natin sa mga editorial page ang editorial staff box, ang editorial cartoon, ang editorial proper, then sa kabilang page andun yung mga column. Magkakatabi sila. Para nakikita or naipapahayag sa mga mababasa ano ba yung mga issues of the day, ano yung mga dapat pag-usapan, ano yung mga dapat bigyan ng kuro-kuro at sino-sino, kaya nandun lagi eh sa page na hindi nawawala, makikita mo agad sa left side, sa baba, sa taas, sa gilid, makikita natin sino-sino yung mga member ng publication. Kasi sinasalamin nito kung sino-sino ang nagbibigay ng ganitong klaseng opinion. So ano ba ang opinion? So ang opinion ay isang pagbibigay ng kuro, pagbibigay ng take sa isang bagay, sa isang issue, sa isang paniniwala. So ang isang opinion ay ibig sabihin hindi perfecto. Ito ay may batayan, ito ay debatable, pwedeng pagtalunan, pero pwede ring palakasin. Kaya nga ang focus ng talakayan natin ngayon ay yung pagpapaunlad dito. Paano natin ipipresent na o nasisigurado na sa isang editorial, meron tayong magandang opinion o argumento. Una, ang opinion dapat ay tumatalakay sa mga napapanahong issue sa loob at labas ng paaralan. So hindi dapat makulong ang ating editorial sa kung ano lang yung nangyayari sa paaralan. Kung ano nangyayari sa labas, sa komunidad, kung ano nangyayari sa daigdig, kung ano nangyayari sa antas pambansa, dapat natatalakay din sa ating editorial. Sunod, binibigyan boses ang kuro-kuro o palagay ng mga mag-aaral. So ito yung dapat natin lagi tandaan, lalo na sa mga nanonood or nakikinig natin mga tagapayo. Sinusuri dapat ang issue sa mga editorial sa pananaw o mula sa punto de vista ng mga mag-aaral. Dahil ang isang publikasyon ay pangunahing pinatatakbo ng mga mag-aaral, ito dapat ay reflective ng kanilang opinion or ng kanilang take sa mga bagay-bagay. Sunod, nagpapaliwanag ng mga komplikado at sensitibong issue at pangyayari noon at ngayon. So isa sa mga layunin ng editorial, pinakamahalaga niyang layunin sa lipunan or bilang isang mahalagang bahagi ng pahayagan ay yung makapagbigay ng pagpapaliwanag or magsilbing explainer. Usually pag may mga bagong panukala, usually pag may mga bagong batas, lalo ngayon, nasa gitna tayo ng isang pandemya, merong community quarantine from general to strict to modified to special situations or considerations, nagkakaroon ng epekto sa mga buhay ng bawat tao ng mamamayan. Tungkulin ng mga mamamahayag at ng mga mamamahayag pangkampus na ipaliwanag sa mga mababasa kung paano ito makakaapekto sa kanila.
tungkulin ng mga opinion contributors, columnists, ng mga editorial writers na magbigay ng informed opinion sa mga tao o sa publiko. Sunod, ito ay objektibo at tumatalima sa prinsipyo at etika ng pamamahayag. So kahit pamamahayag pangkampus ang pinag-uusapan natin, may mga batayang prinsipyo at etika ang pamamahayag. Ito ay nakasalig sa katotohanan. Ito ay patas o walang kinikilingan kundi ang katotohanan. Ito ay mapanuri. Ito ay nagbibigay ng impormasyon. Ito ay public service. Anyo siya ng pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. And then sa panghuling bullet, para sa slide na to, nagmumungkahi ng solusyon para sa komunidad at bayan. So sa mga nakikinig na estudyante, isipin nyo lang, parang research nyo yan. So sa isang pananaliksik, laging may statement of the problem. May suliranin, may problema. Ngayon, sa pagbibigay natin ng opinion, hindi pwedeng sasabihin lang natin, ay may problema, pero hindi tayo magbibigay ng solusyon. Hindi lang natin tinutukoy or ina-identify kung ano yung problema. We're trying to give our part sa pagbibigay ng mungkahi. Bakit? Bakit kailangan natin magmungkahi? Kailangan natin magmungkahi dahil kailangan makinig ng pamahalaan sa sinasabi ng mga tao. Kailangan ng call to action. Kailangan umaksyon ng mamamayan sa isang konkretong pagkilos. Bakit ganun? Kasi kinoconsider ang media at ang alternative media bilang tagapagbantay ng nangyayari sa paligid. Kaya nga siya fourth estate or watchdog. Kung ano yung nangyayari sa executive, legislative, at judicial branches ng government, yun ay nasusuri. Yun ay napag-uusapan. Bahagi ito ng ating mga kalayaan at karapatan na nakabatay sa ating saligang batas or ang ating 1987 Philippine Constitution. Meron tayong kalayaan sa pagpapahayag at sa malayang pamamahayag na hindi kailanman dapat supilin ng individual, institusyon o ng pamahalaan. Pag-usapan naman natin ngayon ang pangunahing lecture na aking ibibigay. Meron tayong 10 gabay o punto para sa maunlad na opinion sa editorial. Ito ay disclaimer lang, ito ay batay sa aking personal na pagkakakita kung paano nakikita, nababasa at nasusuri yung mga editorial na nababasa ko mula sa mainstream media at sa mga nagiging output ng iba't ibang mga paaralan sa high school at kolehiyo. So itong una, ito yung paborito ko laging talakayin eh. Sa klase o sa mga special na seminar or workshop. Ito kasi ay mga palasak, lagi natin naririnig. So everyone is entitled to their own opinion. Lagi may maririnig. Walang mali, kasi opinion mo lang naman yan. Or ito, opinion ko ito, walang mali dito, wag mo akong pakialaman. So yes or no, tama ba yung mga ganyang paniniwala or pagtingin kapag ang pinag-uusapan natin ay yung informed opinion or yung opinion na nasa konteksto ng pamamahayag pangkampus o pamamahayag sa pangkalahatan? Ito ang sagot, pwedeng maging mali ang opinion mo at oo, pwede rin itong itama. So hindi totoo yung kasabihan na walang maling opinion. Kasi yes po, meron pong maling opinion. Ilan sa mga pangunahing itinala ko dito ay una, kung ang iyong opinion ay hindi nakabatay sa katotohanan at ito ay fabricated o gawa-gawa lamang, syempre yung opinion na yun ay mali. Hindi tinatanggap bilang isang valid na opinion ang isang opinion na based on fabrication. Pangalawa, personal na umaatake sa tao sa halip na tumalakay sa argumento at proposisyon. So pag nag-argumento tayo sa editorial, ang pinag-uusapan natin yung issue. Ano yung punto? Ano yung kontrapunto? Ano yung argument? Ano yung counter-argument? Hindi siya pwedeng sisiraan mo yung personal na integridad or credibility ng tao. Kasi ang
yun ang gist, yun ang mahalaga. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, kung tama ang ginawa niya, tama siya. Kung mali ang ginawa niya, mali siya. Pangatlo, naninira ng reputasyon ng isang individual, pangkato, institusyon. So kahit na nagbibigay tayo ng opinion, kahit na sa opinion dapat clear, pumipili tayo ng panig, malinaw dapat, ay pabor ako dito, ay hindi ako dito pabor. Pero hindi tayo, yung pinag-uusapan natin ay isang healthy debate. Ibig sabihin, para din siyang debate eh. Para siyang yung debate na napapanood o naririnig natin. Pero sa editorial, kasi ikaw lang yun, tapos kausap mo yung readers. And then, yun ay hindi about sa kadebate mo, kundi about sa mga argumentong dapat yung pag-usapan. At hindi tayo makakarating sa punto ng naninira na lang tayo. Dahil pag naninira, nag-border sa paninira, pwedeng maging libelous kahit opinion pa yung isinulat mo. Kasi wala kang batayan eh, naninira ka lang. Actually, dahil sa mga pagbabago sa batas, sa pagkakaroon ng anti-cybercrime law at iba pa, ngayon sa Bayanihan to Heal as One at sa konteksto ng pagkakaroon ng o paglipanan ng mga fake news at false content, naging debatable yung issue eh, sa kung ano ang libelous at ano ang hindi. Pero bukod doon, pwede rin maging inciting to sedition. Maraming nahuhuli or napapatawag ng police, ng barangay, or mismo ng NBI dahil sa mga opinion na sa tingin ng iba ay maaaring mali o sumobra. Kaya ang payo dito, laging tignan kung ang opinion mo ay nakasandig sa isang konkretong batayan at iwasan yung paninira, lalo kung wala naman tayong batayan or hindi naman ito tungkol sa isang formal na pagbibigay ng kritisismo na objektibo. Pangalawa, may tiyak na news peg o pinagbatayang balita. Yung mga pinapaksa natin sa editorial dapat nga napapanahon. Dapat bago. Dapat ang mga ito ay napag-uusapan natin at nakaka-apekto sa buhay ng tao. Kaya nga siya tinatawag na talk of the town o kaya nga siya tinatawag na kailangang ayusin o bigyan ng action. Pero siguraduhin natin na meron tayong verified sources. Bukod sa balita, meron tayong mga primary sources. Maaring tao, maaring data o dokumento mula mismo sa gobyerno, maaring mga witness statement, maaaring official na tindig, manifesto of position paper ng mga organisasyon, maaaring din yung mismong balita o report. Pero dapat siguraduhin natin na ito ay verifiable. At sunod, updated. Update yung information. Kasi nakakapagbago ng konteksto o nakakapagbago ng magiging pagsusuri mo sa isang editorial kung lumang datos yung nakuha mo. Yung pinakabago. Pwede kasing kahit halimbawa ngayon, 2020 na, pero ang pinakalatest lang na data na meron talaga available ay 2019 or 2018. Pwede pa yon. Kung yun lang yung available na data. And it must be socially relevant. So, ang pinapaksa sa editorial ay hindi kahit ano lang. So, pinipili din natin, decision yun eh, editorial judgment or editorial discretion. Na ang pinag-uusapan natin ay mga bagay na mahalaga. Kaya nga dapat nakaka-apekto sa buhay ng tao, ay local man yan o national. Kasi kailangan nga ng agarang pagkilos eh. Kailangan mo ang sabihin na pabor ako, hindi ako pabor. Hindi lang naman yun eh. Hindi lang siya ire-record na, ah, pabor ka o sige. Ah, tutol ka o sige. Hindi yun eh. Kasi meron tayong isang panawagan. Kaya nga, di ba, sa alimbawa, sa change.org, isa lang yun, napakaraming mga online petitions, di ba? Ang kinahanap nila, signature campaign. Eh, para saan ba yun? Eh, kasi kailangan makita ng isang decision maker, ng halimbawa, ng House of Representatives or ng Congress, ng Senate at ng House, ang posisyon ng mga tao regarding sa isang bagay. Ganon, signature campaign. Gusto naming mangyari ito.
So, isinasagawa yun. Sa mga environmental concerns, ganun din eh. Cleanup drive. Gagawa, makikita ka ng column o editorial na ang panawagan niya sa dulo ay magsama-sama tayo at maglinis. So, ganun yung halaga ng pagbibigay ng opinion. Kasi kung naipaliwanag natin ng mabuti sa ating mambabasa yung gusto nating sabihin, magre-respond sila sa kung ano man yung ipinapanawagan natin. Sunod, kumpleto at tama ang sources. So yung editorial, kahit opinion siya, based pa rin siya sa facts. So hindi tayo nagbi-deal sa column o editorial na baseless, na walang facts. Ibig sabihin, requirement yon. Dapat may mga facts tayo. Or sources at facts, magkakasunod. So meron tayong sinasite na accurate data or statistics tungkol sa mga bagay na tatalakayin, lalo na kung political, economic, may expert authority. Pwede kasing authority yung gusto mong gawing source. Pero, expert ba siya? At siya ba yung appropriate expert authority para sa paksa na yon? Pag pinag-usapan kasi natin yung opinion, pwedeng legal opinion, medical opinion, political opinion, at meron mga independent think tanks, for example, na nagbibigay ng kanilang opinion bilang isang organization, may opinion din ng mamamayan o ang general public. Lahat ng mga ito ay mahalagang naisasama sa isang editorial article. And then, can stand public scrutiny. Ibig sabihin, pwedeng verifiable, nasusuri, na-fact check ng mga nagbabasa. Yung sinabi niya, yung statistics na binigay. So, para sa ano ito eh, sa interest ito ng transparency, na titignan din ng mga critical reader, titignan nila eh. Based on facts, sa analysis at pag-argument mo, yun kasi yun eh, may issue. Meron kang facts. Susuriin mo, magbibigay ka ng argumento tungkol dito. Titignan nyo ng reader, nagawa mo ba ng tama or successfully yung dapat mong gawin sa issue na yon? Or baka makita nila illogical or mismatch yung nangyari dun sa data na ginagawa mo. So maraming hinihingi. Hindi ito, basta may opinion ako, ito na yon. Ito na yung gusto ko. Kasi ang basis ko dito, yung opinion. Hindi po pwede yung ganun. Pang-apat, may angkop na punto ng pagsusuri. Eh, kanina pati hina-highlight mula sa pananaw ng mag-aaral. Kasi hindi naman siya isang mainstream media. Yun yung kakaiba eh. Sa mainstream media, argument yan ng mga professional na editors or journalists or ng columnist. Pero sa Pamamahayag Pangkampus, ang tinitignan, ano ang pananaw ng estudyante sa issue na to? Paano naapektuhan ang mga mag-aaral? At dahil sa epektong ito, ano ang kanilang sinasabi? Napakarami. Kahit ano man yung paksa, pwedeng magbigay ng kanyang opinion ng mag-aaral. Sunod, kumakatawan sa hinaing ng mga mag-aaral. Kasi nga ganun eh, yung mga nilalagay natin sa editorial, siya yung mga editorial na seryoso, hindi yung lokohan, hindi yung pabebe na mga paksa. Kaya dapat ito ay kumakatawan, ano yung hinaing, ano yung hiling ng mga mag-aaral. Kasi ito ay kanilang boses, sila ang nagbibigay ng opinion tungkol at para dito. And then dapat din, since ito ay kanilang pananaw, ito ay kanilang boses, hinihingi naman sa mga mag-aaral na mayroong malinaw na solusyon o mungkahi. Ayan yung nakita nyo eh. O anong gusto nyo? Diba? Ngayon na nag-shift sa online classes na hindi pa alam sa karamihan, hindi pa ganang talina kung ano yung magiging setup ng new school year 2020-2021 pagdating sa basic ed at sa tertiary education, pumunta lang po kayo sa Twitter at sa Facebook. Andun na po yung opinion ng mga bata. Pumunta po kayo sa mga sinishare nilang memes, sa mga sinishare nilang status. Meron sila. Meron at merong masasabi ang tao. Kasi tayo bilang mga tao ay natural na merong opinion sa mga bagay-bagay. Kasi buhay pa po tayo. Kaya kaya nating magbigay ng opinion. But sa ating nakita, naramdaman, at naranasan.
Ngayon, galing po ngayon eh, dahil nga digital tayo, maaaring yung mga mag-aaral at tahimik lang, walang sinabi sa classroom or sa paaralan, pero sa kanilang social media, nagiging vocal sila doon. At ito ay informal na isusulat o na i-status, pero maganda ring batayan o basihan kung maisaayos ang argumento at mailatag bilang isang opinion column or editorial. Sunod, may mga argumentong nakaayon sa struktura. Sa sinusunod natin, may sinusunod tayong mga tekniko paraan kung paano isinasagawa ang isang editorial proper. Una, dapat magabayan tayo ng elemento ng pagiging logical at objektibo. Ibig sabihin, anuman yung magiging tindig mo, hindi naman dinidikte. Hindi yan dapat idikta ng advisor na ito yung stand mo, ha? Hindi. Ang gagawa niyo yung estudyante. So, whether pabor o hindi yung estudyante sa isang issue, i-make sure dapat ng estudyante na ang kanyang sinabi ay logical at objektibo. Walang ibang bias kundi sa katotohanan lamang. Ano yung totoo? Ano yung tama? Yun yung pag-uusapan. Yun yung titindigan. Hindi naman kasi usapin yan sa kung ano yung pinili mo eh. Pumabor ka ba? Sumalungat ka ba? Hindi yun. Ang usapin dito, paano nalindigan ang isang editorial board or ang isang mag-aaral na nagsulat ng opinion tungkol sa pinili niyang paksa or pinili niyang tindig sa issue o pagkiling. Sinasabi rin na mahina, papalakas ang argumento. Ayan yun. So pag binibigay natin yung ating argumento, huwag mong ibigay, meron kang main dyan eh. Meron kang ito talaga yun para maniwala kayo, ito yung final blow ko. In 1-3 sentences, ito yung magkukonvince sa reader na tama nga yung sinasabi ko. Huwag mo inibigay bilang unang argument. Sa dulo yun, bago ka mag-synthesize, bago ka mag-conclude at mag-call to action. Mahirap kasi na ang lakas ng opinion sa unahan, tapos sa pababa, padulo na nung article, hindi na siya malakas, mahina, parang napila yung article. So, ipasok natin ng dahan-dahan at maayos from weakest argument to the strongest argument. Yun din, sub patungong pangunahing argumento. So, kung may sub-arguments ka to your main arguments, ganun yung pagkakalatag or yung flow. Malakas, mahina, maliit, papalaki. And then, kasi yung susunod mo na doon, isi-synthesize mo na, mag-call to action ka na, magbibigay ka na ng conclusion. So lahat yun, strong na eh. Kasi sa conclusion or sa pagwawakas, nandoon yung final message eh. That's your last chance to convince your reader na, ay oo nga, tama yung sinabi niya. Ay oo nga, tama yung mukha niya. So susundin ko siya. Sunod. Strong but friendly tone. Ayan. Yung mga ibang editorial o yung mga dating editorial, meron silang tendency na maging moralistic o nangangarap. So parang ang off kasi ng mga editorial or hindi niya kailangang maging preachy yung tone. So pwede namang friendly yung tone, nagdi-discuss lang, nag-uusap lang, pero ando pa rin yung punto or argument. And then syempre, hindi pa ulit-ulit o paikot-ikot. So kung yung isang binabasa mo ay hindi niya madiretso yung punto, hindi niya masabi, mahirap yun. Parang nakakabagot basahin or mag-stop ka na magbasa kasi ano ba yung punto talaga? Paulit-ulit siya ng sinasabi. And then sunod, nagmumukahay o nanghihikayat kaysa namimili. So hinihingi sa atin na pag nagsulat tayo ng editorial, conscious tayo na ito ay isang argumentative text na dapat gamitin natin ng persuasion. Kasi manghihikayat tayo. Hindi natin i-impose sa reader na dahil ito yung opinion ko, sa tingin ko tama yung opinion ko, ito dapat. Hindi gano'n sa editorial. Ang magdedetermine ng pagtanggap ng mambabasa sa sinasabi mo ay kung gaano ka kahusay o kaayos nagbigay o naglatag ng argumento at hindi kung paano ka namimili. Pampito, iwasan ang pamagat na nasa inyong patanong. Yun. Kasi sa pagbibigay natin ng pamagat, dapat nakikita na natin yung
paninindigan ng isang editorial. Hindi naman na calls, na puro calls, parang manifesto yung title. Pero dapat reflective yung isang buong editorial mula pamagat, panimula, hanggang call to action, ano ba yung stand niya? Ano ba yung sinasabi niya? Pag nagbibigay ka tayo ng mga patanong, kahit rhetorical question, minsan, or kadalasan, kaya ito pinapaiwasan, hindi mo makita or nag-agad, ano ba talaga yung punto ng writer? Yun kasi yung weak na editorial. Pag hindi mo makita, ano yung paninindigan niya? Nagsang-ayon ba siya o hindi? Ang weak ng editorial, dapat may clarity kung ano yung stand niya sa issue. Ilahad ang magkabilang panig, ngunit linawin din kung ano ang pinipiling panig ng editorial batay sa mga inilahad na datos. Ayun. Pinipresent mo both sides. Sinasabi mo, ito ang pananaw, ito ang sinabi ng mga pabor, ito ang sinabi ng mga hindi pabor. Anong katuturan nun? Ang katuturan nun, na ipakita mo sa mababasa yung pattern of thought or stand nila. Ito yung sinabi nila, kasi ganyan. Ito yung sinabi nito, kasi ganyan. And then ikaw, bilang nagsulat ng editorial, ano namang stand mo? Ano namang sasabihin mo? So, yon. And maging consistent sa paglalahat ng pinipiling panig. Yon. Isa pa yon. Naguluhan na yung nagbabasa sa dulo ng editorial kasi ang gulo-gulo ng pagkakasulat, hindi niya alam kung pumabor ka ba o hindi. Ganun lang naman eh. Minsan tatlong, sa mga contest nga, 5 to 7 paragraphs, minsan 5 paragraphs lang yung hinihingi. Sa mga contest ng, pag-contest ng editorial writing na madalas kong ginajudge. Eh, basta mayroon kong tatlong punto eh. Dalawang sub-points at isang main argument, then you're done. Paano mo ilalatag yung tatlong punto sa editorial? Bahala ka naman na nun eh kung paano mo ipipresent. Pero ang malinaw, sa tatlong punto na yun, nagamit mo yun para sabihin kung ikaw ay tumututol o sumasang-ayon sa isang issue. Pangwalo, nagpapakita ng tindig ng patnugutan. Ayan. Paano ba sinasulat yung editorial? Kung nagbabasa ka kasi ng column o personal column ng mga columnist, mababasa siya na sa opinion ko, sa palagay ko, in my view, ganun eh. Kasi nga personal, reflective ito na kung anong nasasabi ng isang isang columnist. Pero sa editorial, ang assumption sa isang editorial, ito ay collectively discussed ng editorial board. So ang ginagamit natin, yung mga sa pag-refer sa ating mga sinusulat ay kami para sa amin, sa tingin ng publikasyon. For example, para sa The Torch Publications. Bakit? Kasi nga, ina-assume na sa pangalawang punto, marapat na sumailalim sa brainstorming session ng editorial board bago ang acto ng pagsusulat o actual na pagsusulat. Bakit? Kasi lahat naman ng bahagi ng editorial plan or editorial direction, lahat yun ay pinag-uusapan ng editorial board at editorial staff. Kasi nagiging overview yun eh na kung ano ba yung nangyayari sa coverage ng publication, whether it's monthly or semestral. Pero malinaw na dapat, bago pa isulat yung editorial, ano yung napag-desisyon sa brainstorming? Ano yung napag-desisyon na maging stand tungkol sa issue? Pabor ba o hindi pabor? At bakit? And then, i-assign na lang kung among the editorial board or editorial staff members, sino yung magsusulat? Sino yung actual na magsusulat ko? Pero determined na ano yung mga points, ano yung mga punto, at ano nga yung stand. Para sa interest ng editorial independence, hindi kasali ang gurong tagapayo. Ayun. Nililimitahan kasi yung role. Dapat itong sa mga nakikinig na publication advisors, nililimitahan yung role ng publication advisors to that of technical guidance. Ibig sabihin, ang bahagi lamang ng mga tagapayo ay doon sa criticism sa language, pag-edit ng format, ng form, at iba pang technical aspect ng operations ng publication, pero hindi ng content. Yung determination ng editorial content ay dapat ibigay or iwan sa editorial board. Sila ang magsasabi, since ito ay isang student publication, ano ba yung mga gusto nilang ilathala? Kasi iniiwasan natin, kadalasan, yung intervention
nung advisor, minsan nung school administration, yung intervention sa content. Kasi ito ay isang space or avenue para sa mga mag-aaral. Kung saan nila pwedeng ilahad o hayag ng malaya ang kanilang saloob. And then pangatlo, nagpapamalas ng matapang at prinsipyadong pagtingin sa mga isyung lokal at pambansa. So ibig sabihin, may tinatayo ang framework, pananaw, teorya, perspective, yung editorial article. Hindi siya basta naisip lang. Meron siyang batayan, meron siyang sinusundang prinsipyo. Usually, yung pag-stand natin sa ito ay isang malayang pamamahayag, ito ay isang alternatibong pagpapahayag. So bilang isang bahagi ng alternative press or alternative media, ang mga student publication and organizations, paano nila nasasabi ang kanilang mga hinain? Sa mga elementary nga kasi syempre iba-iba naman yung culture ng bawat student publication. Pero sa mga contest, for example, and workshop sa mga elementary, yung simpleng, bibigyan mo sila ng simpleng editorial na kailangan nilang sulatin about, halimbawa, pagbabawal ng chicheria or soft drinks sa school or pagbabawal ng paggamit ng cellphone. Yung mga simpleng ganun, merong, pag nabasa mo nakakatuwa yung mga bata, meron silang nasasabi. Nakikita mo yung talino or wisdom ng mga bata at a young age, kaya nilang magbigay ng opinion kung bakit sila pabor o hindi pabor. Usually, isang magandang exercise dito is maglista ng mga topic. Ginagawa ko lagi pag-workshop. Maglista ng mga topic at tanungin, pagunutin ni mga mag-aaral ng mga issue, mga topic na yon. So, dapat maraming topic. And then, pugunot lahat ng mag-aaral, iikot. In one sentence, kailangan nilang masabi kung ba't sila pabor o hindi. So yun, sa isang pangungusap, pabor ako sa issue na to dahil hindi ako sang-ayon sa issue na to dahil mula dun sa isang sentence, nasabi nila bakit, then pwede na silang mag-expound, magsaliksik, at magsagawa ng isang maunlad o maayos na editorial. Kasi kailangan yun eh. Kailangan malinaw sa nagsusulat, sa anumang anyo na sinusulat, kung bakit siya nagsusulat. Kailangan malinaw sa nagsusulat ng editorial, bakit siya tutol, bakit siya sang-ayon. Pang-siyam, may makabuluhang sintesis. Nagpapaliwanag ng komplikado at sensitibong paksa sa pinakasimpleng paraan sa interes ng pagkaunawa ng mga mambabasa. So dito, ang sinasabi, ang mga editorial natin ay dapat nagbibigay ng lagom sa ating paksa. So nasabi mo na, pwede pong ibuod o lagumin at may paliwanag sa ilang mga pangungusap yung mga nauna mong sinabi. Nire-reinforce mo yung iyong argument. And then, naihimay o naiisa-isa ang mga punto at sub-punto kung bakit dapat na pumanig o sumalungat sa isang panukala. So dapat ganun, detailed o naiisa-isa yung discussion o yung pagtalakay. Kasi yung reader mo naman, yung audience mo ay marami, hindi mo alam sa ano yung age range, ano yung type, iba-iba kung saan sila nang galing. Pero ang pinakamahalaga, dahan-dahan mo sa kanilang ipaliwanag bakit ka nag-arrive sa ganitong conclusion or claim sa iyong argument. At panghuli, pansampung punto, nakabalangkas tungo sa isang matatag na call to action sa pagwawakas o conclusion. So ano ba yung call to action? Ito yung panghikayat natin sa ating mga mambabasa. Kasi nga may problema, di ba? So dahil may problema, ano yung solusyon na natin? Ano yung gusto nating sabihin dito? Paano dapat tumugon ang mga nakabasa? So kailangan ba nilang pumirma sa isang signature campaign?
kailangan ba nilang sumali sa isang forum? Kailangan ba nilang mag-register bilang mga botante at bumoto sa eleksyon? Pinapanawagan ba ang pagsasagawa ng silent protest or pagdalo sa actual na mga protesta sa lansangan? So yun yung mga ilang halimbawa ng call to action na ibinibigay sa isang editorial. Then, naibuod ang naisabihin sa isa o dalawang pangungusap lamang. Sa call to action sa dulo, yun, briefly masasabi na natin, ito yung kailangan natin gawin. Dahil ito yung mga nangyari, ito yung mga argumento, ito yung kailangan natin gawin. Ito yung kailangan natin pagdaisahan. So, yun yung mga konkretong panawagan. Kasi nga may problema. At yun yung manifestasyon na dahil alam natin yung problema at dahil may opinion tayo, hindi tayo basta may opinion lang. Nagbibigay tayo ng solusyon o sagot para dito. Nakadisenyo upang mahikayat ang mababasa tungo sa isang konkretong paghilos. So yun din yung mahalaga sa dulo. Iniisip natin, hindi lamang para mabasa ito ng mga ng mga intended audience natin, dapat sila ay hindi lang sumang-ayon, mabasa, kundi kumilos ng naayon sa sinasabi or gabay na ibinibigay mo. Usually nga, halimbawa pag election, yun yung laging sinasabi. Diba? Wala kaya sa dulo ang campaign, vote wisely or don't vote the corrupt. Ganon. Kasi nga, sa dulo, laging tinitignan or laging iniisip, ano yung isang action? Ano yung kailangan gawin para sa isang bayan o lipunang maunlad or maayos? Yun o ito ang mga gabay na sabi ko nga ay bilang disclaimer ay personal kong inisa-isa or nilista sa mga nakabasa or nakapakinig ng slide na to at sa mga nanonood or nakapakinig ng presentation nito, ito ay pwedeng dagdagan o revisahin batay sa inyong mga sariling karanasan para paunlarin. Ito ay isa lamang mungkahi o suggestion at hindi isang limitado or perfectong talaan ng mga argument, pagpapaunlad ng argumento. Bilang pangwakas, nais kong basahin sa inyo or iwan ang quote na ito mula sa isang website. You are not entitled to your opinion. You are only entitled to what you can argue for. So lagi nating tandaan na napakahalaga ng opinion sa mga tao at ito ay para maipakita kung ano ang ating saloobin at kung paano tayo nagpapahayag sa kritikal at malikhaing pamamaraan. Pero hindi laging tama ang opinion natin. Ibig sabihin, hindi ito perfecto. Pwede itong maging mali. Ang pinakamahalaga sa huli, paano natin pinaninindigan ang mga argumentong pinipili natin. Dahil nasabi ko nga kanina na ako ay bahagi ng squeeze.ph, sa mga nakikinig, maaari niyong bisitahin ang aming website. Maaari din kayong magpadala ng inyong mga contribution. Nasa screen ang aming email, editors@squeeze.ph. Maaari naming i-consider para sa publication ang inyong mga artikulo, opinion man o iba pang uri ng artikulo. Muli, maraming salamat sa inyong pakinig at pag-antabay para sa episode ng PNU Talks webinar na ito. Hanggang sa muli, ako si Wilmor Pacay III at ito ang PNU Talks.